Ang ika-anim na utos ng Diyos, bawal makiapid. Pero paano kung ang mismong lingkod ng Diyos ay tumalikod sa utos niya? Sa ating munting mga buhay, maraming uri ng tukso. Tukso ng laman, kapangyarihan, kayamanan, at katanyagan. Sis, ang gwapo talaga ng bago nating kuro paroko. Oo nga, Father. Forgive me for I have sinned. Grabe yan. Hindi pa napakakot ninyo. Hindi pa kayo natatakot sa Diyos. Sorry po. Sorry. Umiwas tayo sa tukso. Dahil ang tukso, ito ang dahas ni Satanas na gagamitin niya sa ating mga buhay. At ikaw naman, Iya. Bawal yung damit na suot mo dito sa simbahan. Isuot mo itong balabalo. Upang tayo ay mapahamak at tiyak pag nangyari yon, doon na magsisimula ang pagtatakwil ng ating pananampalataya. Manalangin. Vivian, sabi ko naman sa'yo, huwag yung damit yung isuot mo. Pinagtinginan tuloy tayo ng mga tao sa simbahan. Eh, paano? Wala naman kasi akong masuot na iba eh, di ba? Hindi mo kasi ako binibilan ng damit. Alam mo, hindi totoo yan. Yung mga mahal na gusto mong damit, bibilang kita nun. Malapit na akong umalis papuntang Canada. Matutupad lahat yan. Alam mo, hindi naman kasi mahal yung mga damit na gusto ko eh. Wala ka lang talagang pera. Nay, tayo, huwag na po kayo mag-away. Alam mo, isa ka pa eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mo akong tatawaging nanay dahil hindi naman kita anak. Vivian, anak natin si Faith. Ampun mo si Faith. Ampun mo dahil baog ka. Baog ka na nga, wala ka pang pera. Tapos, sisitahin mo tong pananamit ko, ha? Mga buwisa talaga kayong dalawa. Makaalis na ka. Father, halika na. Mag-umpisa na tayo. Andiyan na siya eh. Dali na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Aming Panginoon, ngayong araw na to sa pag-alis ng aming minamahal na si Arthur papuntang Canada, naway gabayan niyo po ang kanyang biyahe na maging ligtas at maging matagumpay ang kanyang bagong buhay na tatahakin. Vivian! Ay, andiyan ka pala, Father. Ang gawa po. Ito naman kung makareact, para namang di mo na nakita to dati nung tayo pa. Vivian, pare na ako. Bakit? Porket ba, pare, bawal na bang makipagkaibigan? Porket, pare, hindi na rin pwede maging friends with the ex? Ganun ba yun, ha? Vivian? Vivian? Father, ito ka pala. Vivian, andiyan yung susundo sa akin. Anak, para sa akin na bukasan mo to. Sa akin na bukasan ng pamilya natin. Sa'yo, tumawag ka agad, ha? Mamimiss kita. Ako nang bahala sa pamangkin ko, kuya.
ako na rin bahala sa maldita mong asawa. Maxine. Oh, eto na, eto na. Eto na yung bag mo. Sige na. Kamamiya, hindi ka pa umabot, hindi ka makaalis. Father, kayo nang bahala sa pamilya ko, ah. Sana gabayan niyo sila araw-araw. Oo naman, Arthur. Mauna na ako. Tatawag ka agad, ha, pagdating doon. Oo. Oh. May ako na po yung naglaba, ha, para hindi na po kayo mapagod. May gusto pa po kayong ipalaba? Ay, ito na ba pala eh. Anak ng tinapak, kanina ko pa hinahanap to eh. Anong susuotin ko? May sorry po, hindi ko po sinasadya. Akala ko po kasi labahin eh. Eh, bobo ka talaga eh. Ha? Anong susuotin ko sa simbahan ngayon, ha? Ano ka, magtutuwalya? No, sorry po, hindi ko po sinasadya. Ah, ganon. Hindi mo sinasadya. Ha, pwes, ito, hindi ka! Sinasadya! Ha? Bobo! Bobo ka talaga! Buisit! Huwag na huwag mo lang pakikialaman ng mga gamit ko, ha? Alam mo, demonita talaga yung nanay mo eh. Alam mo kung ako yung nandun, ako mismo magkukula sa budi ng babaeng yan eh. Nagawa ko naman yung lahat para tanggapin ako ni nanay, pero hindi pa din. Kung ako sa'yo, isumbong mo na kay Kuya Arthur. Ako bahala sa'yo. Sige, tawagan mo. Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Ah, ito pala yung phone mo. Thank you, ha. Ah, Clarence nga pala. Faith. Maxine. Pamangkin ko. Ay, hello po. Salamat, ha. Panginoon, layin niyo po ako sa takso. Bigyan niyo ako ng lakas para malabanan ko ito. Diyos ka, Vivian. Ay, andiyan ka pala, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Gusto ko mag-umpisa, Father. Alam kong may asawa na ako, pero yung ex ko. Iniisip ko pa rin siya gabi-gabi. Gusto ko ulit siyang mayakap. Gusto ko siyang maramdaman. Para siyang ulam na gusto kong kainin ulit. Vivian, tama na to. Wala na ang asawa ko dito. Pwede na tayo magkita ng mas matalas. Yan. Kakasala ka sa ginagawa. Alam ko. Pero alam ko rin na kaya ka nagpare dahil hiniwalayan kita noon. Nagkamali ako na mas pinili ko si Arthur kaysa sa'yo. Ngayon tuloy, walang kwenta ang buhay ko kasama siya. Yan.
Hindi mo ba nami-miss ang dati? Yung tayong dalawa lang. Wala naman tao dito, ah. Vivian, nasa simbahan tayo. Huwag dito. Umalis ka na. Father, sa sobrang kabado mo, eh, sa CR ka pa talaga ng babae pumasok. So sorry. Vivian, umalis ka na. Aminin mo, tinatablan ka pa rin sa akin. Hindi mo pa rin ako matilis. Vivian, tama na. Dito! Father, hindi mo ba ako nami-miss, Father? Tawa na to! Kaya naman pala mo ba ito? Kasi kapatid mo pala si Father and God! Ngayon ko palang po madadalaw si Kuya nga eh. Busy po kasi ako sa Maynila. Thank you ulit, Clarence, ha. Kasi kung hindi ka dumating, nako. Malamang wala na tong cellphone ko. Wala yun. paano ba kita mapapasalamatan? Gusto mo, tour mo na lang ako dito sa bayan nyo. Sige, walang problema. Talaga? Bayan, kinikilig naman ako sa Indro. Sandali lang nga, iihi lang ako sa alin. Balikan ko kayo. Father? Kuya? Clarence? Oh, Nay? Kuya, anong ginagawa mo sa sir ng babae? Nalock kasi ako sa loob, kaya nagpatulong lang ako kay Father Edgar na makalabas. Teka lang, Faith. Anong ginagawa mo dito? Wow, ha? Ikaw ang anong ginagawa mo rito? Lakas ng loob mong pumunta ng simbahan pagkatapos mong ilublob sa banyera tong pamangkin ko? Hoy, Maxine, huwag ka nga mag-imbento dyan. Baka gusto mong hilahin ko yung dila mo, ha? Sige. E di hatakin ko yung sungay mo. Demonita. Mga anak. Huwag kayong mag-aaway dito. Sa bahay tayo ng Diyos. Pasensya na po, Father. Ibang level kasi ang kasamaan ng babaeng yan, eh. Thank you, ma'am. Brian, this is the third time that you gave a customer the wrong order. What the hell's going on? I'm sorry, sir. It won't happen again. No, it won't happen again. Because you're gonna be fired. Uy, Brian. Ano ba nangyayari sa'yo? Lahat ang wala sa sarili mo. Hindi ako makapuha ko sa plane. Si Mrs. kasi. Bakit? Ano nangyari? Ito, sininsaan lang ang tropa ko. May asawa ko, may kasamang ibang lalaki. Sino ba ng mga makakapokus na ganyan, di ba? Mga hype sila. Kaya ikaw, pare, siguraduhin mo yung bantay na asawa mo. Mahirap na. My heart is steadfast, O Lord. My heart is steadfast. And I will sing. Lord is my strength, and He is my Savior. He is my fortress, He is my shield. He is my song.
Lord your God. Ganyan! Parang ano ba? Edgar, kausapin mo naman ako. Ganyan, umalis ka na. Umalis ka na. Bakit? Hindi mo ba ako namimiss? Alam mo, base sa performance mo last week, ramdam na ramdam ko na sabik-sabik ka. Edgar! Mali ito eh. Mali ito. Anong mali? Ang mali ang yung hindi mo pagpapakatotoo. Alam mo, at alam ko, na mahal mo pa rin naman ako eh. Diba? Muldi. Doon tayo sa bahay ko. Wala yung anak niya kami. Parin kita, Edgar. Sabihin mo, mahal mo din ako. Mahal pa rin kita, Vivian. Anay, tama-tama. Kain na tayo. Ah, may volunteer work ako sa simbahan. Kaya hindi na ako kakain dito, ha? Sayang naman, nagluto pa naman ako ng paborito mo. Anong paborito ko? Wait lang, ha? Tanayo, paksinabangos. Oh, ano ba yan? Ano ba yung ulam na yan? Ang baho-baho, nakakasuka. Inay, paksiw yan. Unay? Unay? Unay! Ay, okay ka lang? Hey. Nagtataka nga po ako eh. Kasi inaamoy ni Nanay yung paksiw. Kaya siya nasuka. Nasuka talaga? Mm. OA naman niya eh. Sarap kaya ng luto mo ng paksiw, Faith. Vivian, baka maglilihi. Hindi maglilihi yan si Vivian. Hindi naman siya mabubuntis ni Kuya Arthur, no? Hi, Faith! Hi, magandang araw po. Uy! Clarence! Wait lang po, ha? Naku, mga batang to. Anong ginagawa mo dito? Tinanong ko kasi kung nasan ka. Sabi nila, nakila Aling Maita ka. Bibigay ko kasi ito. Ayan, ito. Phone case. Ayan, tsaka ito. Ayan, binili ko to para sa'yo, para hindi ka na mabiktima ng snatcher. Ay. Thoughtful mo naman. Thank you. Ay, naku, tong dalawang tong batang to. Nakakakilig naman. Eh, sandali nga lang, Clarence, ikaw. Nililigawan mo ba tong pangangkin ko, ha? Kung sakali po ba, pwede po. Positive. Score, Vivian. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Hindi ko naman alam mangyayari ito eh. Edgar, kasi lalaki yung tiyan ko. Tapos makikita ako ng mga tao. Malalagot din ako sa asawa ko. Diyos ko, pinaparusahan na yata tayo ng Diyos sa kasalanan natin. Father Edgar. Father, anong ginagawa niyo po dito? Kinakausap ko kasi si Vivian kung pwede siya mag-stay in sa simbahan. Kasi nangangailangan kami ng mga volunteers. Ah, okay po ba? Uy, alam mo, hindi ko talaga mag-gets. Bigla-bigla ka nalang naging relihiyosa.
May nakain ka ba? O napanaginipan mo si Lord, ganon? Alam mo, gusto ko lang magbago. Alam ko naman madami akong nagawang kasalanan eh. Hindi ba kasalanan na iiwan mo si Faith dito? Ha? Malaki na si Faith. At saka kaya nga kita pinapunta dito eh, para makapag-bonding kayo. Total love na love niyo naman ang isa't isa, di ba? Alam mo, wala akong tiwala sa'yo, Vivian. Wala ka naman sigurong ginagawang masama, no? Alam mo, sa bahay ako ng Diyos titira. Ano gagawin ko masama dun? Naalala ko lang si Faith. Nay, tita, okay lang ba ako mag-isa dito? Oh, basta ingatan yung sarili nyo, ha? Sige na. God bless sa inyong dalawa. Edgar, kabuanan to na. Lahat na natin makita tong baby natin. Hindi ka ba masaya? Ha? Hindi ko alam, Vivian. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako eh. Kasalanan kasi yun eh. Sa mga tao sa parokya, nagsisinungaling ako para sa'yo. Basta ituloy natin yung plano natin. Manganganak ako dito sa loob. Pagkatapos, iuwi ko siya sa bahay. Kapag tinanong ako, sasabihin ko na napulot ko siya dito sa simbahan. Ha? Sumisipa. Arthur! O, napatawag ka. Mahal, sorry ah. Namimiss na kasi kita eh. Oh. So, ito pala yung damit na binili ko sa'yo. Akala ko ba ayaw mo? Kasi malaki. Ah! Maganda pala. Maganda nung sinukat ko. Bagay sa akin. Salamat ha. Oh. May kasama ka ba dyan? Sinong tinignan mo? Patingin naman ako nung damit, oh. Gusto ko makita na suot mo, eh. Ah! Ay, naku, wag na. Alam mo kasi, kanina pa ako nakatayo, eh. Tsaka, ang sakit-sakit na ng legs ko. Pero, tingnan mo. Oh, di ba? Bagay sa akin. Yan. Thank you, ha. Maganda siya talaga. Mahal siya nga pala. Uuwi na ako. Marami naman ako naipon para sa atin, eh. Ha? Uuwi ka? Kailan? Next week. Marami akong pasalubong sa inyo ni Faith. Mahal, kailangan ko na magtrabaho, ha? Mawala na ako sa'yo. Arthur, sandali! Labay! Uuwi na si Arthur. Faye! Faye! Sabi-sabi! Ang dami mong pasalungan. Oh, sa inyo itong dalawa, ha? Hoy, thank you. Thank you, Ty. Ay, sama pala, si Brian, kaibigan ko sa Canada. Hello. Nice to meet you. Thank you, kita. Teka. Oh, Faith, asan ang nanay mo? Ayun, kuya, busy pa sa simbahan. Alam niya namang uuwi ka ngayon eh, sinabihan to ni Faith. Sabi niya, habang na lang daw siya dito. Mabuti pa, ha? Surprise na yata sa simbahan. Sige. Well, sumama ka na rin para makilala mo yung asawa ko. Please, sige. Okay, para. Okay, 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 dito. Sige lang. Tita, iwan mo lang yung gano'n. Ay, ba, sigurado ko pang effective yan? Kasi parang wala naman nangyayari. Oo.
Gagana yan. Yan din yung kinuha sa akin ng nanay kong hilot. Basta pili ka lang. Sige. Sige na. Alan. Alan. Malapit na. Sige. 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 Magandang araw ho. Si Father Edgar po. Sasamahan ko na po kayo sa kanya. Ito po. Ayun na! Okay! Dili! Dili! Ang kasalanan ay para daw credit card. Mahirap bayaran sa huli. Hanggang saan kaya aabot ang bawal na relasyon nila Vivian at Father Edgar? Abangan sa susunod na Sabado sa Tadhana. Mga kapuso, ako po si Marian Rivera. At ito ang mas pinalakas na Tadhana.